So pag-usapan po natin ito mga kapatid sa isang mensahe pinamagatan natin, The New Covenant of Grace, Incredibly Breathtaking. The New Covenant of Grace, Incredibly Breathtaking. Bakit po sinabi natin incredibly breathtaking? Ano ba ibig sabihin kasi mga kapatid ng breathtaking? Ito yung naramdaman mga kapatid nung ikaw ay nanliligaw pa sa asawa mo na ngayon. Breathtaking, no? It takes your breath away. Does she still take your breath away? Parang isa lang sumagot. Does she still take your breath away, mga kapatid? No? Yung pag nakikita mo siya, parang nawawalan ka ng hininga. Pag nag-aaral po tayo ng New Covenant of Grace at naiko-contrast po ito, mga kapatid, sa lumang kasunduan ng kautusan ni Moises, parang it takes our breath away. Parang sinasabi natin, wow, grabe naman sa New Covenant of Grace. It is incredibly breathtaking. Amen? And so, pag-usapan po natin ngayon bilang huling pag-aaral natin ng New Covenant this year. Okay? Kasi sa next year ay magkakaroon ulit tayo ng mga pag-aaral. Pag-usapan po natin, there are 5 reasons why the New Covenant of Grace is incredibly breathtaking. Nasa ang covenant ka, kapatid? New Covenant. Sabi mo nga, only. Ikaw ay nasa ilalim lamang ng bagong tipan ng biyaya. So what are the 5 reasons, mga kapatid, why the New Covenant of Grace is incredibly breathtaking? Una, pag-usapan po natin, mga kapatid, kung saan ito nagmula. Kung saan ito nang galing. Yung napakahusay na pinagmulan nito. Roman numeral number 1, let's talk about its excellent source. Its excellent source. Yung napakahusay na pinagmulan nito. Saan nang galing ang incredibly breathtaking New Covenant of Grace, mga kapatid? Ito po ay hindi dahil sa gawa ng tao, kundi mula sa sukdulang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan, John 3:16, nang ipadala po niya ang bugtong niyang anak na si Jesus upang sa pagdanak ng dugo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang finished work, mga kapatid, ay mapasinayaan ngayon, no, maratify ang New Covenant of Grace. Tingnan niyo po, sa Matthew 26 verse 28, sabi po sa Complete Jewish Bible, For this is my blood. Sabi nga natin, this is my blood. Whose blood? Jesus. No, itinaas po ni Jesus yung kopa, no, ng alak, simbolo ng kanyang banal na dugo, sabi ni Jesus. This is my blood. And what does the blood of Jesus do? Which ratifies the New Covenant. So dito pa lang mga kapatid, malinaw na ang New Covenant ay pinasinayaan ng dugo ni Kristo. Amen? Which ratifies the New Covenant, my blood shed on behalf of many. Taas na po kamay nung kasama sa many. Praise God. The blood of Jesus was shed for you and for me. And sabi doon, it was shed on behalf of many so that they may have their sins forgiven. So, who is the excellent source of the New Covenant? Si Jesus. Sino po ang pinagmulan? Yung napakahusay na pinagmulan ng bagong tipan. Si Jesus Christ po yung kanyang banal na dugo. Kung hindi po namatay si Kristo sa krus, wala pong incredibly breathtaking New Covenant of Grace. Kung hindi po siya nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, hindi dumanak ang kanyang dugo dun sa krus, wala pong bagong tipan kung saan nasa ilalim ka ngayon at kung saan ikaw ay blessed forevermore. That is why, mga kapatid, kailangan makita natin that Jesus is the excellent source. Diyan niyo po, sabi po sa Hebrews chapter 9:17, For a will and a testament is valid and it takes effect only at death. Ang isang testamento, ang isa pong kalooban, no po, ay nag-i-effect lamang po o nagiging valid lamang po pag may namatay. Ang Old Covenant, mga kapatid, ay pinasinayaan ng dugo ng hayop na may namatay. Kaya lang, hayop. Ang New Covenant, mga kapatid, kaya napasimulan dahil may namatay din. Sino yung namatay? Si Jesus. At dahil namatay po si Jesus, mga kapatid, ano naging valid? Ano naging valid, mga kapatid? Ang New Covenant of Grace. Kapag may ikaw ba, kapatid, meron kang transaction, public transaction, tapos hiningan ka, Ma'am, pahingi nga po ng valid ID. Pag nagbigay ka, kapatid, ng ID mo nung grade 2 ka, valid ka yan? Tatanggapin ba yan? Hindi, kapatid. Ano mga valid IDs? Oh, yung driver's license. Kung may driver's license ka, ibigay mo, valid ID yan, kapatid.
No? Katanggap-tanggap yan. Ito sinasabi nito mga kapatid na the new covenant of grace ay valid na. Legal na to. Amen? Ito ay talagang totoo. Bakit? Because somebody died. And that somebody is our Lord Jesus Christ and He shed His blood on the cross. Hallelujah. Sin, sabi doon, it has no force or legal power as long as the one who made it is alive. Who made the new covenant, mga kapatid? Si Jesus. And nung namatay na po siya, mga kapatid, the new covenant became valid. And so the Church of Jesus Christ, taas ka po kami ng Church ni Jesus Christ. Tayo, amen, ikaw ang Iglesia ni Kristo. Pasabi natin kasi Iglesia called out once. Hindi po ibig sabihin na Iglesia, mga kapatid, matalas o matunis ang building nyo. Okay? Iglesia comes from the Greek word ekklesia, which means called out once. Tinawag ka ba? Yes. Then you are the Iglesia. Ikaw ang Iglesia. And the Church of Jesus Christ is only, sabihin natin only, under the incredibly breathtaking new covenant of grace. Hindi po tayo under sa obsolete old covenant of the law of Moses. Bakit? Sabi kasi din sa Hebrews chapter 8 verse 13, si God, nung dumating ang new covenant of grace, He made the old covenant obsolete. Obsolete na, mga kapatid. Okay? So, obsolete na po ang law of covenant. Therefore, wala pong pagkakadugtong. Mayroon bang magkakadugtong, kapatid, kapag yung isang obsolete na at yung isang gagamitin? Hindi. May magkakadugtong kapag buhay pa yung dalawa. Pero kapag wala na yung isa, wala ka ng pinagdugtungan. Kaya hindi po magkadugtong ang dalawang tipang ito. At hindi rin po sila pwedeng pagsamahin o i-mixed ang dalawang tipang ito. Bakit? Ito po maganda mga kapatid. Ang mga saserdote po ng 12 tribo ng Israel sa lumang tipan ng kautusan ni Moises ay mula po sa lipi ni Levi. Taga-sampung lipi? Ni Levi. At silang lahat, tingnan niyo po characteristics ng mga saserdoteng ito. Silang lahat ay mga makasalanan at namatay, kaya di nila na ipagpatuloy ang paglilingkod nila. Kasi makasalanan sila. Samantalang, si Jesus, na dakilang saserdote natin sa church, sa ilalim po mga kapatid, lamang ng bagong tipan ng biyaya, ay mula po sa lipi ni Judah. No po? At si Moises, wala po siyang sinabi na manggagaling sa Juda para mag-serve sa Old Covenant of the Law. Sapagkat wala pong saserdote nagmumula sa tribo ni Juda. Ang mga saserdote nila noon ay laging sa tribo ni Levi. At doon ka magagamit kapag ikaw ay galing sa tribo ni Levi. Kaya pag tatanungin, taga-tribo ka ba ni Levi? Ah, pwede ka mag-serve sa saserdote. Kaya kung si Jesus ay nabuhay doon mga kapatid sa panahon ng Old Covenant, kung nabuhay po siya sa laman, pwede po ba siyang mag-serve as a saserdote? Hindi. Bakit? Kasi iba po yung tribo niya. Iba po yung lipi niya. Ang kaibahan po ng saserdote nating ito mga kapatid, hindi po siya nagkasala kailanman. He knew no sin, he did not sin. That's why siya po ay perfect para maging tagapagligtas natin. Bakit? Eh kasi kung nagkasala si Jesus, mga kapatid, eh hindi na siya perfect. At kung hindi na siya perfect, wala na po siya, mga kapatid, karapatan para iligtas tayo. Jesus was perfect. Jesus is perfect. Kahit hindi na po siya mamamatay kung kaya niya tayong paglingkuran ng walang hanggan. Nandun po lahat yung mga talata. Sinummarize ko na lang po sa isang sentence. Ayun po lahat ng talata. Hebrews chapter 7 verse 5. Verses 12 to 14, verses 23 to 24, 2 Corinthians 5, 21, Jesus did not sin, 1 Peter chapter 2, verse 22. Kaya malinaw po mga kapatid na tayo na church ay nasa ilalim lamang ng bagong tipan ng biyaya. Na pinasinayaan nino? Ni Kristo, ng dugo ni Kristo. Hallelujah. That is why Jesus is the excellent source of this incredibly breathtaking new covenant of grace. Amen? So itago po natin yung katotohanan yan sa ating mga puso at sa ating mga isip. Para meron po tayong batayan kung bakit nasa ilalim tayo ng bagong tipan ng biyaya. Pangalawa mga kapatid, the second reason why the new covenant of grace is incredibly breathtaking is because of its effective salvation. Effective salvation o yung kanyang mabisang kaligtasan.
Bakit po mabisa, mga kapatid? Sapagkat sa lumang tipan, hindi po mabisa yun upang sila ay baguhin. Hindi po yun mabisa para sila po ay iligtas. Bakit? Because it is based on their works. Kapag nakabatay sa kaya mong gawin, ako, hindi ka na sigurado. Pero pag nakabatay sa tinapos na gawa ni Kristo, yun, siguradong sigurado ka. Amen? Ang gagawin mo na lang, ito ay sasampalatayanan mo na lang at tatanggapin. No po? So, talking about effective salvation, there are two things gusto kong pag-usapan natin dito. Una, paano ba tinatanggap ang mabisang kaligtasang ito under the new covenant of grace? Letter A, its reception is by faith. Ang pagtanggap sa kaligtasang ito, mga kapatid, ay pumagitan ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pagtatrabahuhan. Doon kasi tayo sanay. Amen? Nung tayo po ay nasa reliyon pa, nung tayo po ay nasa mixture pa, pinagtatrabahuhan mo yung kaligtasan mo. Pinagpapakuran mo yung kaligtasan mo. Tapos aasa-asa ka na sana sa bantapandarihan ay sapat yung iyong mga ginawa para ikaw ay ituring ng Diyos na ligtas. Kuha natin, mga kapatid? Pero dito hindi, mga kapatid. Alam niyo po, kung nais mong mapawalang sala sa ilalim ng lumang tipan ng kautusan ni Moises, kailangan mong perpektong isakatuparan ang 613 na utos. Sabi nga natin, perpekto. Deuteronomy chapter 6, verse 25. Ang sabi doon, our righteousness is when we obey fully all that He has commanded. Ang problema, mga kapatid, kapos ang tao sa kanyang bagsak na kalagayan. Hindi talaga makakasunod ang tao. Kaya lumabas na ang old covenant ay hindi po nagdala ng kalayaan. So sa halip na kalayaan ang madala ng lumang tipan ni Moises, mga kapatid, ang nadala po nito ay condemnation. Wala po kaligtasan dito, wala rin pagpapawalang sala. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 11, consequently, it is clear. Pag sinabi natin it is clear, may malabo? Pag sinabi bang it is clear, may malabo? Hala. Sabi doon, consequently, it is clear that no one, pag sinabi ko ba natin no one, may excuse? Wala. Pag sinabi natin no one, kasama lahat? Yes. Okay. So, sabi doon, consequently, it is clear that no one can ever win God's favor by trying to keep the Jewish laws. Ano sinasabi ng talatang ito, mga kapatid? Wala daw po, mga kapatid, na pwedeng tumanggap ng pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa ano? Jewish law, sa mga kautusan ni Moises. Bakit? Because God has said, sino nagsabi? Si God. Kung si God ang nagsabi, totoo? Yes. Kung si God ang nagsabi, dapat tanggapin? Yes. Ano sinabi ni God? That the only way, ipag sinabi bang the only way, may other way pa? Wala na. Ano ang the only way, mga kapatid? The only way we can be right in His sight. Ang isang kaparaanan, kaisa-isang kaparaanan, kung paano tayo magiging tama, kung paano tayo mapapawalang sala sa kanyang harapan, is by faith. Sabi natin, by faith. As the prophet Habakkuk says it, the man who finds life will find it through trusting God. Gusto mo bang masumpungan ng buhay? Aba, magtiwala ka sa Diyos. Aba, gusto mo bang masumpungan ng buhay? Aba, may nagsabi na eh, siya daw ang buhay, siya daw ang daan, siya ang katotohanan. Sino yun? Si Jesus. O di sampalatayanan mo na lang siya. Amen, mga kapatid? Kaya nga po ang kaligtasan, ang effective salvation is to be received by faith. Now, magkakontra po ang old covenant at ang incredibly breathtaking new covenant of grace. Hindi po sila magbarkada, hindi sila magkapit-bisig, hindi po sila magkahawak kamay, hindi po sila ganun. Bakit? Ano po ang sabi, mga kapatid, sa Galatians chapter 3, verse 12? The law is not based on faith. The law is not based on faith. Magkakampi po ba yung law at faith? Hindi. Yung law, mga kapatid, alam mo kapatid, hindi mo kailangan ng faith to obey the law. Kasi kahit hindi ka naniniwala sa law, hindi hinihingi ng law na paniwalaan mo siya. Tama po ba? Yes. Ang inihingi lang ng law, gawin mo siya. So that pag sinabi halimbawa, do not enter, eh hindi ka naniniwala. Hey, hindi ako naniniwala dyan sa law na yan. Papasok ako dyan. Di ba? Nakalagay halimbawa doon sa YouTube,
No, mayroong isang aparador, may butas doon sa aparador, sabi, huwag sisilip. Aba, nakalagay na nga, huwag sisilip, eh, hindi naniniwala, anong gagawin? Sisilip doon sa butas, yung palalad doon sa loob, mayroong pagkatapo ng cake. Na once na sumilip ka, lalagyan ka ng cake. Ano po? Eh, may law, hindi pinaniwalaan. Therefore, napahamak, you do not need to believe the law for you to obey it. Amen? You just need to do it. Kaya sabi dito, the law is not based on faith. The law needs obedience. The problem is, mga kapatid, yung works mo, yung performance mo, yung effort mo, sabi sa kayo mo, kulang. Eh, yun ang kailangan ng law. Ang kailangan ng utusan, sundin mo siya. Kaso kukupos po tayo, mga kapatid, bagsak po kasi yung kalagayan ng tao. But praise God, in the new covenant of grace, we just believe. Sabi nga natin, just believe. Amen. Kaya po yung Nike, law. Just do it. No? Tayo po, under the new covenant of grace, we just believe. Saan? On the finished work of Jesus. Na ginawa na po niya, tinapos niya na po lahat, mga kapatid. All the work is done with Jesus doon sa cross. Tapos nabuhay siya na mag-uli. Yan yung po sabi sa Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law. Sabi po ng ibang translation, Christ is the culmination of the law. Sabi po sa Greek, Christ is the terminus of the law. Ibig sabihin po yung terminus, dyan po natin kinuha yung English word natin na terminal. Anong gagawin mo kapatid? Kapag ka nakasakay ka, galing ka Lucena, biglang nakarating ka na sa terminal, anong gagawin mo kapatid? Bababa ka na. Bakit? Kasi nakarating ka na sa end of the line. Amen mga kapatid? Pero po ba doon na nakarating na sa terminal, eh nakatambay pa doon sa bus? At pinapahalagahan pa niya yung bus, at pinupuri niya yung bus. Kasi sinasabi niya talaga, nakaka-bless itong aking magulong lang bus na ito. Purihin ng Diyos sa bus na ito. Hindi mga kapatid, pag nakarating ka na sa... Hindi ka pa nga kapatid, hindi ka pa nga humihinto yung bus, natayo na yung mga... Tama mga kapatid? Ganon din sa aeroplano mga kapatid, di ba? Pagka, hindi pa nga nagtatanggal ng ano, yung ibang mga pasayro, tanggalan na ng seatbelt, tayuan na, umaandar pa yung aeroplano minsan. Bakit? Kasi ang isip natin, nakarating na tayo. Ang sinasabi po nito mga kapatid, nakarating na tayo. Si Kristo ang terminal. Sabi sa katayin mo, nakarating ka na kay Kristo. And once na nakarating ka na sa terminus, si Jesus Christ is the terminus of the law, the limit at which it ceases to be. Si Kristo yung limitasyon kung paano ang law, pagdating na ni Kristo, natapos na ang law, mga kapatid. For the law leads up to Him. Bakit? He is the fulfillment of its types, and in Him, the purpose which it was designed to accomplish is fulfilled. That is, the purpose of the law is fulfilled in Him. Eh, may kadugtong mga kapatid. As the means of righteousness. Sino po ang means natin ng righteousness? Yung law, si Kristo. Si Kristo. Si Kristo. Right relationship with God. Yan yung righteousness. Para kanino? For everyone who obeys. Yun po ba sabi? Hindi. Ang sabi doon, for everyone who trusts in and adheres to and relies on Him. Kinupo natin sa Amplified Classic. So, ang righteousness ngayon, mga kapatid, hindi na by works. Hindi na by effort. Ang righteousness, kapatid, is by faith. Tatanggapin mo lang. Sinabi ng Panginoon, you are righteous. At nung sinabi niyang, you are righteous in Jesus Christ, nung tinanggap mo si Jesus, anong gagawin mo? Amen. I am the righteousness of God in Christ. So pag sinabi, halimbawa, you are blessed in Jesus, ano sabihin mo? Amen. Amen. Anong ginagawa mo kapatid? You are exercising your faith by saying, Amen. Ano po? Ano Tagalog ng Amen? Amen. Ano? Akin yan. Amen. So be it, mga kapatid, mangyari nawa sa akin. Kaya nga po si Maria, di po ba, nung sinabi po sa kanya yung nakilang plano ng Diyos na ipagbubuntis niya, mga kapatid, tagapagligtas. Ano sabi ni Mary? In essence, sinabi ni Mary, so be it. Amen. Amen. Mangyari sa akin. No? Si Mary, puno ng faith. And tayo po, mga kapatid, inaasahan din ng Diyos, no?
Natapos na po kasi yung old covenant, nasa new covenant na po tayo, and everything, mga kapatid, is by faith. Sabi mo sa kalimang, just receive it. Just receive it, mga kapatid. Kasi, binigay na po sa atin eh. No? And so, ang effective salvation ito, itong mabisang kaligtasan, ito paano tinatanggap, mga kapatid? Its reception is by faith. Eh, pag naligtas ka na, kapatid, kanino ka nakikipagrelasyon? Letter B, its relationship is with the Father. Its relationship is with the Father. Alam niyo po, lahat ng mga Hudyo na sumailalim sa lumang tipan ng kautusan ni Moises, ginawa po sa Sinai. At karamihan po sa kanila ay mga di mananampalataya. Akala po natin yung mga Israelita noon, sila po ay believers ni Lord. Hindi po, mga kapatid. Kaya nga pag nagutom po sila, angal kagad sila. Ano? Kaya kapag nauhaw, angal kagad. Kapag nahirapan, angal po kagad. Bakit? Sapagkat hindi po nila nakilala ang Diyos. Kaya nga andali po nila siyang pagdudahan at taliktan. But under the incredibly breathtaking new covenant of grace, mga kapatid, dahil kay Kristo, nagiging tatay natin ang Diyos. Amen? Nagiging tatay po natin ang Diyos. Kaya sabi po doon sa talata natin, Romans 8:15, "For you did not receive a spirit of slavery to bring you back again into fear. On the contrary," ito yung but, "you received the Spirit." Ano tinanggap mo, kapatid? Ang Holy Spirit. "And because you receive the Holy Spirit, He makes us sons, and by whose power we cry out, Abba." That is, "Dear Father." Pwede ka naman tumawag, kapatid, ng Abba? Yes. Pwede ka naman tumawag, "Ama namin." Yes. Kaya mahirap po tumawag ng Ama namin kung hindi mo po pala tatay yung Diyos. Kasi dalawa po ang Ama. Di po? Ang Diyos at si Satanas. Kung hindi ka pa, wala ka pang relationship kay God, kung ikaw ay hindi pa born again, kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, kapatid, ang tatay mo ay ang kaaway. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, yun sa mga kausap niyang Hudyo, "You are of your father," mahirap pala magturo, "you are of your father, the devil." Sapagkat ang devil ay kaaay ama rin. Pero praise God, sapagkat nung tayo po ay tumagap na kay Kristo, ay doon na, we can now call, really, really call on God as our Abba Father. Tapos nga natin kami natin, sabihin natin, Ama. Wow. Diba? May relationship po tayo sa ating Ama. E anong klaseng relationship ito, mga kapatid? Nandun na pala. It is a personal relationship. Hallelujah. Sa tatay po natin sa langit. Pero pangalawa, hindi lang ito personal relationship. Number two, it is a providing relationship. Hindi lang nakipagrelasyon ang Diyos sa atin, mga kapatid, na ako ang tatay mo, ikaw ang anak ko, at hindi mawawala yung pagkatatay ko sa iyo, at hindi rin mawawala yung pagkaanak mo sa akin. It's not only a personal relationship, kailangan makita natin, mga kapatid, that it is a providing relationship. Meron po ba itong tatay, mga kapatid, na hindi nag-isip para sa ikabubuti ng kanyang mga anak? Ba't wala makasagot na tatay? Meron po ba itong tatay, mga kapatid, na hindi nag-isip para sa ikabubuti ng kanyang anak? Wala. Diba? Bawat tatay, pinag-iisipan mo ng kabutihan yung iyong anak. Gusto mo mag-provide. Kaya kapag nagkakasal ako, lagi ko sinasabi, ang mga lalaki po, malapad ang balikat kasi sa atin ipinagkatiwala, mga kapatid, ang ano, yung responsibility na buhayin yung family by the grace of God. At ang mga babae naman, anong malapad? Balakangation. No, sapagkat yung babae naman, sila po ang nagdadala nung ating mga anak. Okay? So, kung ganun po tayo, earthly fathers, ating pong mga pamilya, how much more ang tatay natin sa langit? Nang ipagkaloob po ng Diyos ang kautusan sa Sinai, inutusan po niya si Moises na lagyan ng boundary ang bundok para walang makalapit. Under the old covenant of the law, ito pong nangyari sa Exodus chapter 19, 12 to 13. "Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death." Ito ang Diyos sa lumang kasunduan. Ano, paano rin po sila mamamatay, mga kapatid? "They are to be stoned or shot with arrows." Bili mo nung ibinigay yung lumang kasunduan, yung old, yung Ten Commandments.
At sinimulan na ng Diyos yung Old Covenant of the Law of Moses. Bakit? Kasi hiniling ng Israel. Ang ganda-ganda na sila po ay nasa ilalim lang ng Abrahamic Covenant. At sa Exodus chapter 19, yun naman ang sinasabi ng Diyos. Sabi ni God, if you obey me, ituloy lang natin ang new covenant, ang covenant na ito. Noon, ang Abrahamic Covenant, which is a foretaste of grace. Pero ano po ang sabi ng mga Israelita? Lord, kung ano ang gawin, kung ano so iutos mo sa amin, we are well able to perform. Sabi ni God, ayaw ninyo ng personal relationship. Gusto ninyo may relasyon tayo na hindi nakabatay sa kabutihan ko sa inyo, kundi sa inyong performance sa aking mga iuutos. Therefore, pumasok po yung Exodus chapter 20. Yun na, binigay na po ang Ten Commandments. At pagbigay po, no, bago po ibigay yung Ten Commandments, ayun na, sabi ni God, nagbago na siya. Bakit? Nagbabago pa ang Diyos, hindi mga kapatid. Nirerespeto lang po niya ang covenant. God is a respecter of covenants. Kaya nga kung saan kang covenant nakapailalim, nirerespeto ni God yan. Eh sabi ng mga Israelita, we are well able to do kung ano yung gusto mong iutos sa amin. So, sabi ni God, gusto niyo pala ng performance, ha? Eto na. Whoever touches the mountain is to be put to death. They are to be stoned or shot with arrows. Naramdaman po ba natin mga kapatid yung pagkahiwalay? Yung parang layo ni God. Ayaw niyang pa-approach. Bakit mga kapatid? Kasi nga it is the covenant of the law. Nakabatay kapatid doon sa gagawin mo. You can approach kapag perfect ka. Pero pag hindi ka perfect kapatid, then you cannot approach. In fact, if you approach, you die. You will be shot with arrows. May taga Southeast Asian Games dito. You're going to be shot with arrows and chuck bullseye. Yun po sabi sa lumang kasunduan. Pero ano po sabi sa bagong kasunduan, mga kapatid? Under the new covenant of grace, ano po? Everyone is invited to draw near to the very throne of God. Hindi na malayo si God. In fact, inaanyayahan niya ang lahat. Ano po sabi sa Hebrews 4:16? Therefore, let us with privilege, sabihin natin with privilege, approach the throne of grace, that is the throne of God's gracious favor. Tandaan natin mga kapatid, ang trono ng Diyos ay hindi po trono ng pagkahaton. Pag lumapit ka kay God, hindi niya sabihin, sisita mo na, tigas kasi ng ulo mo eh. Pag lumapit ka kay God under the new covenant of grace, hindi ka niya ikukundina, hindi ka niya makatulad. It is a throne of God's gracious favor. Wala pong pinakamasarap mga kapatid sa isang batang nadapa na lumapit sa nanay niya na siya po ay ihilutin at gagamitin. Nadapa yung bata, tatadyakan mo? Hindi. Under the new covenant of grace, mga kapatid, pag nadapa ka, pag may pangangailangan ka, kapag may kulang ka, pwede kang lumapit sa trono ng iyong Diyos, ng iyong Ama, because you have a personal relationship with your Father. It is an effective salvation. Kaya sabi doon, you can come to the throne of, of God's grace with confidence and without fear. Wala kang dapat ikatakot. Bakit? Sapagat you will receive mercy for our failures. Amen? Have you failed lately? Amen. We fail sometimes. We fail minsan. Ano po mga kapatid? Sabi nga po ng aklat ng James, we stumble in many things. Napalpak ka kapatid. E pag kumapalpak ka, kanyang kalalapin. Sa tatay natin. Huwag natin balik na rin. Minsan, pag kumapalpak po tayo, doon pa tayo nalayo sa Diyos. Samantalang itong pangako sa new covenant of grace, we could come to God and sabi natin, Lord, naghina po ako. Lord, nag-fail po ako. Lord, ang aking pong paa ay hindi po simento, kundi clay. Kaya po ako, Lord, ako po ay nadapa. Pag nag-fail ka, kapatid, you can come to God. And ano mangyayari when you come to the throne of God's grace? You will find what is amazing grace. Ano kayang gawin ng amazing grace ni God? To help in time of need. Therefore, hindi nalilate si Lord. Hallelujah! Hindi nalilate ang tulong ng Diyos sa iyo. Hindi nalilate ang ministry ni God sa iyo, kapatid. Hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi ka niya abutin. Hallelujah! Sa iyong pangangailangan, sa iyong mga kulangan, sa iyong mga kakapusan. Hallelujah! Praise God! So it is a help in time of need. Ito ang maganda mga kapatid, an appropriate blessing. Wow, sakto sa iyo yung blessing, kapatid.
Amen. Magpapasko na, ilan na po ang nakatanggap ng mga regalo? Hindi pa lakas siya sa iyo. No, marigalo kapatid na meron ka na pala. No? Kaya isigat pag nagregalo sa iyo, it is an appropriate blessing. Sabi sa katabi mo, sakto sa iyo. Suka. Hallelujah. Ayos na ayos sa iyong pangangailangan. Coming just at the right moment. So therefore, mga kapatid, we do not only enjoy a personal relationship with our Father. It is a providing relationship. Amen? The new covenant of grace is incredibly breathtaking. Why? Because of its excellent source. Sino excellent source? Si Jesus. Pangalawa, because of its effective salvation. Gusto niyo pa po, mga kapatid? Pangatlo, mga kapatid, because of its encompassing scope. Pag sinabi po natin, encompassing, mga kapatid, malawak. Pag sinabi po natin, scope, saklaw. Kaya pag-usapan po natin, ano ang saklaw, gaano kalawak, mga kapatid, ang saklaw ng New Covenant of Grace. Baka naman pang Batanggenyo lang yan. Baka naman yung New Covenant of Grace, pang Lemery lang, no? Pang ano lang, pang Pilipino lang. Hindi, mga kapatid. Pag-usapan po natin, gaano kalawak ito, mga kapatid. Letter A, as to demography. Ano yung demography? The composition of a particular human population. So, pag sinabi natin demography, ang kababaihan ba demography? Yes. Ang kalalakihan ba demography? Ang LGBTQ ba demography? Yes. No po? Ang nagtatrabaho po ba ay demography? Ang unemployed po ba demography? Yung mga nasa ilalim ba ng 25% ng poverty line demography? Yes. No po? As to demography, ang encompassing scope, mga kapatid, ng New Covenant of Grace ay ano? Everyone. No, para mas ma-appreciate natin, mga kapatid, na everyone, kailangan i-contrast natin sa lumang kasunduan. Ang lumang tipan na kautusan ni Moises, limitado lamang po sa mga pisikal na salinlahi ni Abraham. Na mga, nung kanyang anak na si Isaac. Tapos si Isaac, may anak din yung apo po ni Abraham na si Jacob. No po? Hindi po kasama rito yung mga descendants ni Abraham kay Ishmael na anak po ng kanyang kasambahay na si Hagar. Hindi po kasama rito, mga kapatid, si Esau. Hindi rin po kasama rito si Lot na pinagmulan ng mga Moabites at Ammonites. Plus yung mga Canaanites, hindi po kasama dito. Pero napasama rito ang ilang mga proselytes. Sabi-sabing proselytes, yung hindi naman talaga sila taga doon. Pero umanib sila, sumama sila. Sino itong mga ito? Napasama, mga kapatid, sa lineage. Sino po? Si Rahab, si Ruth. Outsider, pero napasama doon sa biyaya. No po? Pero yung Old Covenant, mga kapatid, yun po ay kay sa mga descendants lang ni Abraham, Isaac, and Jacob. Tapos, noong napasinayaan na po yung Old Covenant, sina Moses, galing po sila sa lineage ni Abraham, ito yung sinabi ni na Moses. Tingnan nyo, malinaw po ito. Deuteronomy chapter 5, 3-4. It was not with our ancestors that the Lord made this covenant. Ano kaya covenant na tinutukoy ni Moses? Si Moses na. Ano na covenant, mga kapatid? Abrahamic Mosaic. Mosaic na. So yung Mosaic, yun na po yung Old Covenant. Nilinaw po ni Moses, sabi niya, it was not with our ancestors that the Lord made this covenant, this Old Covenant. But with us, sino raw ang katipan ni Lord? Yun, yung mga nagsalita noon, si Moses, tinawag po niya, kung aakyat po kayo sa verse 1, hindi ko na lang po nilagay. Kung aakyat po kayo sa verse 1, mga kapatid, makikita po natin na tinawag ni Moses ang buong Israel. And so, ang kausap niya rito, mga kapatid, siya nagsasalita yung Israel. Kaya sabi niya, it was not with our ancestors that the Lord made this covenant, but with us, the Israelites, with all of us who are alive today. Therefore, ayon sa talatang ito, mga kapatid, malinaw, ang Old Covenant ay kanino tipan? Sa mga Israelita. Kina Moses. Ano po? The Lord spoke to you face to face out of the fire on the mountain. So, ang Old Covenant of the Law ay hindi po para sa mga Hintil. Ito po ay para sa mga Israelita. Ito po ay para sa mga Hudyo. Okay? Ito nga po yung description ni Pablo eh.
Sa Ephesians chapter 2 verse 12, sabi po ni Pablo doon, remember, kausap niya rito ang mga taga-Efeso. Ano po mga Efeso, mga taga-Efeso, mga kapatid? Hudyo o Gentil? Gentil. Hindi po sila Israelita. Sabi niya sa mga Ephesians, remember that at that time, what time? Doon sila po ay wala pa kay Kristo. You were separate from Christ. Pakinggan po natin ito mga kapatid, kasi hintil ka. Sabi mo sa katay mo, hintil ka kasi. Ito yung talata para sa atin. Remember that at that time, you were separate from Christ. Excluded from citizenship in Israel. Kasama ka ba sa Israel? Hindi. You were excluded from citizenship in Israel. You are foreigners to the covenants of the promise. Anong covenant yun mga kapatid? The old covenant. You were without hope and without God in the world. So tayo po mga ihintil mga kapatid, hindi po tayo kasama doon. Bakit mga kapatid? Eh kasi ang old covenant mga kapatid, ang demography ng old covenant ay para lang sa Israel. But praise God! Bakit? Because under the new covenant of grace mga kapatid, God is now calling everyone. Ang demography na palitan na. Sa lumang kasunduan, Israel lang. Pero sa bagong kasunduan ng sa nakautusan ng biyaya, ang demography po everyone na. Tingnan niyo po, sabi sa 1 Timothy 2:4. God wants how many people? All people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ilan ang gusto ni Lord na maligtas? Lahat. Kung masusunod lang talaga si Lord mga kapatid, no, kung i-overpass ni, override ni Lord yung ating pong kakayanan na mag-design, ligtas tayo lahat. But you see mga kapatid, we became sinners by chance, but we are saved by choice. Tayo po ay naging mga makasalanan by chance. Nadamay po tayo sa kasalanan ni Adan. Pero ngayon, para maligtas ka, kailangan piliin mo siya. Amen mga kapatid? So, kahit na gusto ni God na maligtas ang lahat, maniligtas ba nga ba talaga ang lahat? Hindi. Bakit sapagkat mayroon pong pipili na ayaw po nilang maligtas? Kasabihin nila, ba, hindi, meron akong pinaniniwalaan. Inilalapit ko sa kanila si Jesus at ang tinapos na gawa ni Kristo, ba, hindi, gusto kong magsipag, magpursigi para ako ay ligtas. So, hindi po maliligtas. Kasi ang kaligtasan po is what? By works, by faith. By faith. Eh, gusto ni God maligtas, paano yun kung ayaw mo maligtas? Ano pong sabi mga kapatid sa 2 Peter 3:9? He isn't really being slow about His promised return, even though it sometimes seems that way. Hindi po ito. But God is waiting. Sino po naghihintay? Si God. For the good reason that He is not willing that any should perish. And He is giving more time for sinners to repent. Wow! Ang bait naman ng ating Diyos. Amen mga kapatid? Naghihintay sa mga makasalanan na sila po ay magbago ng isip. Naghihintay sa mga makasalanan na sila po ay mag-repent. Under the new covenant of grace, mga kapatid, ang demography is for everyone. Sabi nga natin, everyone is welcome. Kaya tayo po mga kapatid, kailangan dala po natin yung katotohanan yun. May kilala ka ba? Baka hindi po siya ligtas. Kasama siya dun sa everyone. May kaklase ka ba? Baka hindi po siya ligtas. Kasama siya dun sa everyone. May katrabaho ka ba, kapatid? Kasama mo sa, pareho kayong kumikita, pero tas lagi kayong magkasama, tas hindi po siya ligtas. Ang demography under the new covenant of grace is everyone. Amen? Yun po yung saklaw. Yun po yung encompassing scope. Pero hindi lamang po yung demography. Letter B, mga kapatid, as to duration, eternally. Gaano katagal ang new covenant of grace, mga kapatid? Eternal, no? In contrast, mga kapatid, again, ikinocontrast po natin sa New Covenant, sa Old Covenant. In contrast, pansamantala lang po ang naging tungkulin ng lumang tipan ng kautusan ni Moises. Tingnan niyo po, Galatians chapter 3, 23 to 25. The law controlled us. Sabi natin, the law controlled us. And kept us under its power until... Ano Tagalog ng until? Hanggang. No, pag sinabi po natin hanggang, may susunod pa? Wala na. Pag sinabi natin hanggang, uy, ihatid mo nga ako hanggang Don Ramos lang. Abay, ilapos na ng Don Ramos, di ka pa bumababa.
Saan po ba talaga kayo? Ayun na. Kasi nga, may sinabi kang hanggang. So the law controlled us and kept us under its power until. So ang law, mga kapatid, ay may control lang sa atin, may hangganan. Eh hanggang saan yun, mga kapatid? Until the time came when we would have faith. Pag sinabi natin faith, anong covenant yan? Old or new? New. Nakakuha na natin, mga kapatid? Because we receive by faith. So, sabi doon, yung law may power lang pag dumating na yung faith. In fact, the law was our teacher. Okay? Tinuturuan tayo siya, tutor. It was supposed to teach us until, until na naman. Hanggang kailan lang daw dapat magtuturo ang law, mga kapatid? Until we had faith and were acceptable to God. But once a person has learned to have faith, there is no more need to have the law as a teacher. So, sino ngayon ang teacher mo, kapatid? Grace. Teacher mo pa ba ang law? Hindi na. Bakit? Nagka-faith ka na? Yes, you are now under the new covenant of grace. At nung dumating na yung new covenant of grace, doon na po, mga kapatid, tumigil ang pagtututor sa atin ng kautusan. That is why God Himself made the old covenant of the law of Moses obsolete. Tingnan po natin yung Hebrews 8:13. I-review po natin. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. Obsolete na. Out of use. And what is obsolete, out of use, and annulled because of age is ripe for disappearance and to be dispensed with altogether. So, ang lumang kasunduan ay hindi na po umiiral. Kaya hindi na po nakikitungo si Lord sa atin ayon sa old covenant of the law na nakabatay sa performance. Si God ngayon, mga kapatid, ay nakikitungo sa atin ayon, mga kapatid, sa incredibly breathtaking new covenant of grace kung saan ang mga pagpapala po, mga kapatid, ay hindi natatapos, hindi nauubos, tuloy-tuloy. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Palapakan nga ba natin ng Panginoon. Praise God. Nandun ka na. Hebrews 13 verse 20 sabi doon, gaano katagal ang covenant na ito? With the God of peace who brought back the great shepherd of the sheep. Sino yung great shepherd of the sheep? Jesus. From the dead. Nabuhay daw si Kristo. Paano nabuhay si Kristo? By the blood of the eternal covenant. Ano itong eternal covenant na ito, mga kapatid? New covenant of grace. Hallelujah. Kaya nandun ka ngayon, nakikitungo si God sa iyo ngayon under the new covenant of grace, hindi batay sa performance mo. Hindi batay sa ginagawa mo, hindi batay sa hindi mo ginagawa, kundi doon sa tinapos na gawa ni Kristo. At habang nananampalataya ka, patuloy mo lang tinatanggap, patuloy mo lang nararanasan ang pagpapala ng Diyos. Amen, mga kapatid? So the new covenant of grace is incredibly breathtaking because of its number one, excellent source. Because of its effective salvation. Number three, because of its encompassing scope. Number four, mga kapatid, because of its empowered sanctification. Yung pong binigyang kapangyarihang kabanalan. Bakit? Sa lumang kasunduan, mga kapatid, wala pong kapangyarihan ng 613 na utos para baguhin ang tao sa kanyang bagsak na kalagayan. Hindi ka pwedeng baguhin ng kautusan, kapatid. Bakit? Kasi patay ka, sabi ng Ephesians 2:1. Para ka lang, kapatid, nagpapatayo ng isang bangkay, tapos inutusan mo yung bangkay nung napatayo mo na. O, diyan ka lang, ha? O, maghugas ka ng plato. May kaya bang hugas ang plato yung bangkay? Wala. May kaya bang gawin ng isang bangkay? Wala. Ganun po tayo, mga kapatid. We were dead because of our sins and transgressions. Kaya wala po tayong kayang gawin. Ang papel lamang po ng kautusan, mga kapatid, ay palakihin ang katotohanan na ikaw at ako ay makasalanan. Ipagdiinan lang ang pagiging makasalanan ng tao. Para kapag nadiinan at nasabi sa akin, makasalanan pala ako, kailangan ko ng tagapagligtas, hindi ko kaya. So, sa ginagawa ng kautusan, ituturo ng kautusan ikaw kay Kristo. Tingnan po, sabi sa Galatians 3:21. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, kainin po natin ng mga kapatid, then righteousness would certainly have come by the law. Kung meron daw kautusan, mga kapatid, na nakakapag-impart ng life, nakakapag-inject ng life,
Aba, edi, hindi na sana dumating si Jesus. Kasi sapat na pala yung kautusan para ano? Magkaroon ka ng buhay. Pero sapat po ba ang kautusan, mga kapatid? Wala eh. Wala po nagawa yung kautusan. Kaya ang nagawa lang ng kautusan, sinasabi lang ng kautusan, makasalanan ka. Makasalanan ka. Makasalanan ka. Makasalanan ka. Makasalanan ka. Nagkasama, kamali ka na naman. Bumagsak ka na naman. Pumalpa ka na naman. Yun lang po sinasabi ng kautusan, ginagawa ng kautusan. Tapos ikaw naman, nabobombard ka na, naku, oo nga, kulang ako. Paano ngayon, paano ako maligtas? Paano ako mababago? Ano po? Paano po ba tayo nabago, mga kapatid? Dahil kay Kristo. Ano po? Eh, ano po ba ang dala ng kautosan? Kung hindi naman pala buhay, ito po, sabi sa 2 Corinthians 3:6. Ang sabi po doon, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter. Sabi nyo natin, not of the letter, but of the Spirit. Bakit not of the letter? For the letter kills. Sabi nyo natin, the letter kills. But the Spirit gives life. May contrast po rito, mga kapatid. Ano po? Para sa atin po ng mga nagmi-minister sa panahon ngayon, 2019, nanunood po kayo. Malinaw po ang Bible, mga kapatid. Tayo po ay minister, hindi ng Old Covenant of the Law. Ginawa po tayong competent ministers of the New Covenant of Grace. Ang ipaglilingkod lamang po natin ay ang bagong tipan. Bakit? Kasi the letter kills. Samantalang the Spirit gives life. Patingin natin, now if the ministry that brought death, ano daw po ministry yun, mga kapatid, yung that brought death, which was engraved in letters on stone. Ang ministry po pala, mga kapatid, na nagdadala ng kamatayan ay yung ministry na ano, nakaukit sa bato. Eh ano yung ministry na nakaukit sa bato? Yung Ten Commandments. So, kung titingnan po natin, o teka, wala pa nung maliit kami, yun nga pinapa-ano sa amin, pinapa-memorize sa amin. Teka, yan nga sinusunod ko eh. No, diyan nga ako nagbabatay ng ano eh, ng aking buhay Kristiyano eh. Sa Ten Commandments, tapos may talata palang ganyan. Na ang sabi doon sa talata is that which is engraved in letters on stone is the ministry that brought death. Ang dala pala ay hindi buhay, kundi kamatayan. Kamatayan at hindi katuwiran ang dala ng kautusan na nakaukit sa bato. Ang dulot po, mga kapatid, ng kautusan, sabi mo natin, kamatayan at hindi katuwiran ang dala ng kautusan na nakaukit sa bato. Ang dulot ng kautusan ay ano? Arousal of sinful passions and dead fruits. May bunga ka pero patay. Romans chapter 7 verse 5. Ang dala po ng lumang kasunduan ay sin multiplication. Gusto mo bang dumami at umapaw ang kasalanan mo? Ipailalim mo sarili mo sa kautusan. Gusto mo bang lumakas ang kasalanan sa buhay mo? 1 Corinthians 15:56. Ipailalim mo sarili mo sa kautusan. Gusto mo bang ikaw ay matanikalaan? You will put under bondage. Acts chapter 15 verse 10. Ipailalim mo ang sarili mo sa kautusan. Aba, sabi-sabi nga ako natin basahin yung last line. Aba, nakamamatay nga. Nakamamatay nga, kapatid. Ano po? Buti na lang, hindi na tayo doon. Sa ganitong bagsak na kalagayan ng tao, ang tanging pag-asa po natin ay sino? Si Kristo. Kaya napasigaw po si Paul, sabi niya sa Romans 7:24-25. I'm a miserable human being. Na-realize po ni Paul, hindi niya kaya ang sumunod sa kautusan. Who will deliver me from this dead corpse? Sabi po sa complete Common English Bible, thank God through Jesus Christ our Lord. Sino po magdi-deliver sa atin, mga kapatid? Mula po sa kamatayan? Si Jesus lang! Praise God, si Jesus lang! Under what covenant? The new covenant of grace. Kaya nga po kahanga-hanga eh. It is incredibly breathtaking. And this ito po yung mensahe, mga kapatid, ng New Covenant of Grace. Hindi po sabi sa Romans chapter 8, 3-4. What the law could not do? Question, huwag mo natin basahin. Ano ang hindi nagawa ng law? Bigyan ka ng buhay.
No? Kasi kanina binasa po natin, if a law could impart life, edi sana righteousness came by the law. Dito sabi po rito mga kapatid, what the law could not do, which is to give you life, bakit hindi kanya kayang bigyan ng buhay mga kapatid? Because human nature was weak. Kaya sabi po ni Rick Manrique, ang tao'y marupok. Ano? Kay daling, ano? Lumimo. Buhay pa ba si Rick Manrique? Patay. Hindi po kilala ng mga kabataan nyo. Kami na lang po mga mapuputin po. Bakit? Ang tao daw ay marupok. Ang tao daw mga kapatid ay madaling. Lumimot. Why? Because human nature was weak. Kaya kahit tambakan mo yan ng kautusan, tambakan mo yan ng rehab, tambakan, ikulong mo yan, lalabas, paglabas niya mga kapatid, babalik ulit. Bakit mga kapatid? Sapagkat hindi po sapat ang kautusan. No law can impart life. That is why what the law could not do because of the weakness of human nature, God did. Wow, ang gandang mga salita. Yung hindi nagawa ng kautusan, ginawa ng Diyos. Amen mga kapatid, sabihin mo natin, may ginawa ang Diyos na hindi nagawa ng kautusan. You see mga kapatid, kung gaano kaganda yung kaligtasan natin, kasi doon sa kautusan, you've got to perform. Pero dito, sabi ni God, uy, may ginawa na ako! Sasampalatayanan mo na lang. May ginawa na ako, you just got to trust me na yung ginawa ko ay sapat. Ano yung ginawa ni God, mga kapatid? He condemned sin in human nature. Yung bang condemned, may ID. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Tapos na o gagawin pa lang? Tapos na. Bakit tapos na? Because 2,000 years ago, sabi po doon, he condemned sin in human nature by sending his own son who came with a nature like our sinful nature. Now, alam po natin, si Kristo hindi po nagkasala. Amen, mga kapatid? Hindi po siya nagkasala. He did no sin. He knew no sin. He committed no sin. So, nung pag sinabi ng Bible na he came with a nature like our sinful nature, sabi mo sa katabi mo, it simply means naging kamukha ka ni Jesus. Naging kamukha tayo ni Jesus. Kaya nga sabi doon, nagkatawang tao, John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang verbo, nagkatawang tao ang salita. So pinadala ni God ang kanyang bugtong na anak in the likeness of a sinful nature, anong ginawa ni Jesus? To do away with sin. Wow! Kinundi na ni God ang kasalanan at doon sa katawan ni Kristo, mga kapatid, Jesus did away with sin. Pag sinabi po natin, away, did away, nadyan ba? May wala na! Binayaran na pong lahat ni Kristo. Bakit? God did this so that the righteous demands of the law. May hinihingi po ba ang law? Yes, mabuti pa naman yung hinihingi ng law. Righteous ba? Oo, righteous. Kaya lang, hindi mo kaya. Buti na lang, si Kristo ang gumawa noon, mga kapatid, so that the righteous demands of the law might be fully satisfied in us, hindi by us. Hallelujah! Sige, palapan po natin si Lord. So that the righteous requirements of the law, demands of the law, might be fully satisfied in us. Ang ganda ng preposition na in us, hindi po by us. Kasi pag by us, sino na naman ang gagawa ng law? Ikaw. Pero ba, ang ginawa ni Jesus? He fulfilled the law para yung hinihingi ng law sa'yo, tinugon ni Kristo. At nung tinugon ni Kristo, lahat ng hinihingi ng law sa'yo has already been fulfilled. In you, mga kapatid. So therefore, kaya nang ideklara ni God that you are righteous. Hallelujah! You are righteous! Eh, dahil ba sa galing mo, kapatid? Hindi. Ang galing kasi ng tagapagligtas natin eh. Amen, mga kapatid? Kaya ka nakakanta tayo ng Joy to the World. Hallelujah! Bakit? Kasi ang galing ng pagkakaligtas ni Jesus. Biruin mo, pumasok siya sa mundong ito, mga kapatid. Hindi naman siya naging makasalanan. Tinubos tayo, mga kapatid, sa lahat ng ating mga kasalanan. Kinuha lang at nating sumpa lahat ng pangit. Tapos pinalitan niya ng lahat ng maganda na galing sa Kanya.
Ang gagawin mo na lang, sasampalatayanan mo na lang. Tapos ang nakakalukot mo doon, ayaw pang sumampalataya ng iba. Gusto pa rin magtrabaho. But praise God, no? The righteous demands of the law is now fully satisfied in us. Under the incredibly breathtaking new covenant of grace, ginawa po tayong katuwiran ng Diyos. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa tinapos niyang gawa doon sa krus. 2 Corinthians 5:21 sabi doon, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Balikan lang po ulit natin itong katotohanan ito mga kapatid para mga tapo natin. Nung ginawa ba ni God si Jesus na kasalanan doon sa krus, ibig sabihin ba noon si Kristo gumawa ng kasalanan? Hindi. Pwede bang ginawa ni God si Kristo sa krus na kasalanan nang hindi gumagawa ng kasalanan si Kristo? Yeah, sinabi yun. God made him who had no sin, wala siyang kasalanan, to be sin. Para kanino? For us. Wala siyang ginawang kasalanan, pero ginawa siyang kasalanan. Kinuhang lahat ni Kristo yung ating mga kasalanan na ipatong doon sa kanyang dugo ang katawan sa krus, naging kasalanan siya. Not because he sinned, but because of your and my sin. Amen mga kapatid? Eh ano ang bunga nun? So that, ito na, in Him, sa Kanya naman, we might become the righteousness of God. Amen mga kapatid? Praise God. Ano alam po ibig sabihin nito mga kapatid? Sige, palapat po natin si Lord. Alam nyo ibig sabihin nito mga kapatid? Kung kay Kristo mga kapatid, naging kasalanan siya kahit hindi siya gumawa ng kasalanan, ang bunga nun, kapatid, dahil tinapos na, ikaw ngayon matuwid kahit wala ka pang nagagawang mabuti. Kahit wala ka pang nagagawang mabuti, dinideklara ni God na ikaw ay matuwid. You are righteous. Amen, mga kapatid? No, kumunti na yung umi-amen. Kanina, amen na amen, na kinuha daw ni Kristo yung kasalanan. Ngayon, ikaw na yung makikinabang, kapatid. So that in Him, we might become the righteousness of God. Ulitin ko po mga kapatid. Yung buong pangalawang bahagi ng talata nakabatay sa unang bahagi. Is the second part of the verse dependent on the first part happening? Yes. Kailan ka magiging righteousness ni God? If Jesus became sin for you, did Jesus become already become sin? Yes. Therefore, what are you now? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah! Now, yung iba pag binasa po yan, sabi nila, ah, righteous na ako. Kapatid, mas malalim ang sinasabi ng talata. Hindi ka lang righteous. You are the righteousness of God. Hindi lang sinabing ginawa kanyang matuwid. Sabi na doon, sabi ng talata, ikaw ang katuwiran ng Diyos. Therefore, kapatid, kung may katuwiran ang Diyos, ikaw yun. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil kay Kristo, mga kapatid, ikaw ang katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Bili mo lalim, kapatid, nung ano yun, nung blessing na yun, kapatid, na pag tinignan ka ni God ngayon, ikaw ay righteous dahil sa ginawa ni Kristo. And hindi lang niya in-impute sa'yo, in-impart niya sa'yo talaga. Matuwid ka talaga eh. Amen? Kaya nga, sinasabi natin, mga kapatid, nung dati, last week ba yun? Na kapag ikaw, naninigarilyo ka pa, at pag sigarilyo mo, pwede mo sabihin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ano mangyayari, mga kapatid, pag unang hitid mo pa lang? Tapos sinabi mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Anong mangyayari? Yeah. You see, bakit? Kasi yung behavior mo, hindi galing sa law. Yung behavior mo, galing na sa iyong identity. Amen? Ang isang kabataan, kapatid, na pinag-aaral na kanyang magulang, naka-standby po siya at naglalaro ng ML dahil gusto niya sumali sa Vietnam. Sa susunod. Sa Southeast Asian Games, sa Vietnam, nagpapakadahad na lumahasa siya. Biglang naalala niya, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Biglang tatayo yun. Uwi na siya. Mag-aaral na siya. Bakit? Sapagkat ang ngayon, yung behavior niya, nakabatay na sa kung sino siya. Amen? Samantalang dati, sinasabi sa kanya ng magulang niya, Oy, alas 6 pa lang, uwi ka na anak, ha?
Ang daming law, hindi niya nasusunod. Pero nung nalaman na niya that he is the righteousness of God in Christ Jesus, biglang tumitigil. Amen? Biglang gusto mo na sabunutan yung asawa mo, biglang sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. No, gusto mo sagutin, no, yung mas mataas sa'yo na employer mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na yun matutuloy. Bakit? Kasi yung behavior mo, dinidiktahan na ngayon ng kung sino ka. Sino ka ba, kapatid, ayon sa 2 Corinthians 5:21? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen, mga kapatid? So, tanggapin mo yun. Trust it. Panagpalatayanan mo. Receive it by faith. Kontra sa lumang tipan, mga kapatid, ng kautusan ni Moises na external. Bakit po external? Kasi nakasulat sa bato eh. Ano nga pala yung nakalagay doon sa bato? Number 4. Ah, ayun. You see? External. Under the new covenant of grace, si God nakatira na sa'yo. Amen? Si God nakatira na po sa'yo. Meron po ba tayo nilang nilagay doon? Hindi. The believer, the child of God, is led from within. Bakit? Because God lives inside of him. Kaisa muna si Kristo, kapatid, sa Espiritu. Si Kristo na ang buhay mo, sabi ng Colossians chapter 3, verse 4. Amen? Kaya you are now led from the inside. Sasabihin po ng iba, kayong mga nag-grace, you are now lawless. Lawless. Bakit? Kasi hindi na kayo sumusunod sa kautusan. So lawless na kayo. Wala kayong batas. Of course not. In fact, mas magaling pa po kami kaysa sa mga sumusunod sa batas. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, ano mas mabuti, maging masunurin ka sa batas o mas maging mabuti ka? Ano mas mahusay? Yung masunurin ka sa batas, lawful ka, o mabuti ka? Lahat po ba ng batas mabuti? Pag sinabi ba sa akin, halimbawa, Pastor, magpapakasal po kami, sino itong partner ko? Halimbawa, nasa states ako, halimbawa, tapos doon sa state na yun, mga kapatid, pwedeng magkasal ng lalaki sa lalaki, ng babae sa babae. Okay? Lawful po bang ikasal ko sila? Lawful. Lawful. Yes, lawful. Kasi yun ang sabi ng batas. But is it right? Yung po ba sabi, is it morally right? Yung po ba sabi ng Bible? Hindi. Therefore, mas mabuti, kapatid, na maging mabuti kaysa ikaw ay lawful. Amen. Amen, mga kapatid. Why? Kasi may mga laws na hindi mabuti. Nakukuha natin, mga kapatid? O sabi, o sige, pwede na yan. I-abort na yung batang yan. Kasi okay naman eh. Legal naman. Legal naman dito sa ating ang abortion. So i-abort ang batang yan. Kahit na yan ay buo na, may mata na yan, may kamay, may paa. Pwede yan i-abort. Bakit? Kasi may choice ang mga kababaihan kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan. Yun ang law. But is it right? No. You see? Saan mo kinukuha yung right? Sa loob. Sino nandun? Si Jesus. Si Jesus nandun sa loob. You are led from the inside. Hindi by law. Kasi kung law, kapatid, nasa labas. No? And you can do something, kapatid, that is not right, pero lawful ka pa rin. Kaya pag sinabing lawless na yan, yung mga nag-grace na yan, hindi. Mas mahusay ang nasa ilalim ng biyaya. Bakit? Sapagkat kami ay dinitiktahan mula sa loob. Nino? Ni Kristo. In fact, ng Trinity. Amen? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit resides in us. Ngayon, nauunawaan po ba natin, mga kapatid, na hindi talaga tayo kasama sa mixture? Paano nasa yun ng loob si Jesus tapos you are still led from the outside? Mixture po yun, mga kapatid. No, nasa loob mo na si Kristo under the new covenant of grace tapos ikaw, nagpapasakop ka pa rin sa mga external rules and regulations. Samantalang, si Kristo na po yung nakatira sa iyo. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, trust Jesus. Trust Jesus. Now, are you willing to trust your heart? Willing po ba tayong pagtiwalaan yung puso natin? Yes. Bakit? Kasi bagong puso na yan. Gusto na po ng puso mo, kapatid, na sumunod sa Diyos. Pagtiwalaan mo lang. Gusto niyan. Gusto mong sumunod. Hawak na pa natin dibdib natin, mga kapatid. Sabihin natin, gustong gusto ko sumunod sa Diyos.
Amen. Bakit? Kasi bago ka nang nilalang. Amen? Sabi po sa last, Roman numeral number 5, the new covenant of grace is incredibly breathtaking, not only because of 1 to 4, but number 5, because of its eternal security. Eternal security. Ang lumang tipan ng kautusan ni Moises ay kasunduan po na may pasubaling mga nakakatakot na sumpa. Ba't nakakatakot na sumpa, mga kapatid? Eh kasi pag hindi mo perpektong nasunod, masusumpa ka. Deuteronomy chapter 28 verses 15 to 68. Now, pinag-iisipan ko lang, mga kapatid, kung talagang may kakayanan tayong sumunod sa kautusan, pag sinabi sa akin yung Deuteronomy 28, 15 to 68 na tungkol sa sumpa, mamumotivate ako. Mamumotivate ako sundin yun. Bakit? Kasi kaya ko naman palang sundin eh. Ulitin ko po para makuha natin. Kahit na sumpa yun, kahit na sabi ng Deuteronomy 28, 15 to 68, pag hindi mo nasunod ito, Anthony, ito mangyayari sa'yo, ito mga sumpa sa'yo, verses 15 hanggang 68. Ipagpalagay natin, mga kapatid, na kaya pala na talaga nating sumunod sa kautusan. Ibig sabihin, kahit na isabihin mo sa akin yan, mamumotivate ako. Sasabihin ko, yes, kaya ko naman kasi talagang sundin yan eh. Hindi ako tatablan yan, kasi kaya ko talagang sundin. I am more motivated now. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi po tayo mamotivate. Natatakot tayo. Naku, nakakatakot pala. Pag hindi ka pala nakasunod, masusumpa ka. No? Pero under the new covenant of grace, iba na po eh, mayroon po tayong eternal security. Mayroon po tayong katiyakang walang hanggan. Bakit? Ano sabi ng Hebrews 7, 22-25? As a result, tingnan mo kung gaano ka kasecure kay sa new covenant of grace. Jesus has become the guarantee of a better covenant. What is the better covenant? The new covenant of grace. At sinong garantor nito, kapatid? Si Kristo. Si Kristo, mga kapatid. E tingnan nyo kung gaano katindi, mga kapatid, ang paggagaranti ni Jesus. Kinontrast. Verse 23, the others, sinong others? Doon, sa lubang kasunduan ni Moises. The others who became priests are numerous because death prevented them from continuing to serve. Namatay sila. Verse 24, in contrast, He, sino to? Si Jesus, holds the office of priest permanently. Alam niyo po trabaho ng priest, mga kapatid? Ang trabaho po ng priest ay kinukuha niya yung alay mo. No? Yung alay mo, tapos siya ang magpipresent ng alay mo, yung alay mo sa Diyos. Para ikaw, sa lumang kasunduan, ay matakpan ang iyong kasalanan. Yun ang ginagawa ng priest. The problem is, sa lumang kasunduan, yung tagakuha ng alay, imperfect din pala. Kaya namamatay po sila at hindi sila nakakapagpatuloy. In contrast, si Jesus na ating dakilang saserdote, pag kinuha niya yung alay natin, dahil perfect po siya, mga kapatid, sabi doon, He holds the office of priest permanently. Therefore, tanong, kaya ka bang paglingkuran ni Jesus ng mahabang panahon? Yes. Bakit? Kasi hindi siya nawawala sa office ng priest. Amen? Kaya lahat ng kahinaan mo, lahat ng kakulangan mo, kinuha lahat ni Jesus Christ. And then He offers it to the Father. Sabi doon, He holds the office of priest permanently. Why? Because He continues to serve forever. That is why He can completely save. Wow. Are you completely saved? Yes. Yes. Sarap ano? Under the new covenant of grace, kapatid, hindi nawawala yung kaligtasan mo. Bakit? Dahil sa galing mong sumunod? Hindi. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa cross. He can completely save those who are approaching God through Him because He always lives to speak with God for them. Namatay si Kristo minsan, nabuhay na siya ulit, hindi na po siya mamamatay ulit, at kaya kanyang paglingkuran ng walang hanggan. Kung binigay ni Jesus sa iyo, kapatid, ang kaligtasan, you are eternally secure. Amen, mga kapatid? So, therefore, yan yung ikalima natin. Eternal security. Kaya pwede pong pumayapa tayo, pwede po tayo, mga kapatid, na mamahinga sa tinapos na gawa ni Kristo. Bakit? Kasi pag-gising mo bukas, o mamaya, pag nag-siesta ka, pag-gising mo mamaya, kapatid, nakatira sa iyo si Jesus.
At dahil nakatira sa iyo si Jesus, mga kapatid, kung ano yung ginagawa mo, kung hindi naman kasalanan yun, si Jesus yun. Amen? Nagmerienda ka ng kopya, si Jesus yun. Akala po kasi nung iba, Lord, nakatira ka lang sa akin, pero ako ang kakain ng hopya, yung decision kong kumain ng hopya, akin yun. Hindi kapatid, ikaw at si Jesus magkaisa. At kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, kapatid, na hindi galing ka sa kaaway ang kasalanan eh, hindi ka gumagawa ng kasalanan, you are perfectly just walking in step with Jesus. Wala pong misteryoso, mga kapatid, sa pakikipagrelasyon natin kay Jesus. Sa ating Diyos. Bakit? Kasi nananahan siya sa iyo. Amen? You are completely saved forever. In conclusion, let us continue, mga kapatid, to grow in Jesus. Kaya wala po tayong ibang pagkalalaguan kundi si Jesus. Celebrate what He ratified with His finished work at the cross and resurrection. The incredibly breathtaking new covenant of grace. Ano po yung dala ng new covenant of grace? Excellent source, effective salvation, encompassing scope, included na ang lahat, no? For all time, empowered sanctification. Ikaw ay may kapangyarihan, binigyan ka ni Lord ng kabanalan, and you are eternally secured. Amen? Praise God. Bigyan mo nga yung katabi mo ng isang mukha ng pahingang-pahinga. Yung parang pahingang-pahinga. Wow! Tapos na po, mga kapatid, ang pagpapagal natin. Amen? Tapos na po. Kinuha na po lahat ni Kristo. Now let us follow God. Let us obey God. Let us be one with God, mga kapatid, in a relationship that is alive, in a relationship, mga kapatid, na nagpapatuloy. Hindi mo minimaintain na, kundi siya, sa pamamagitan ng tinapos niyang gawa, ang tumapos. Tiyan po ang ating grace declaration, mga kapatid. Sabay-sabay po natin sabihin, in Jesus, I am only under the new covenant of grace. Let us pray. Lord, maraming salamat po.